ginagawa natin ngayon, piniprepare natin yung ating whole duck for a process na madalas kong gawin nung nasa hotel pa ako. This is one of those culinary techniques na madalas kong gamitin because of its practicality and yung simplicity nung approach, pero hindi ka nagko-compromise dun sa flavors na binubuo mo. We will be doing what we call confit. We've done this in the past. I think parang isang klase ng manok yung ginamit natin before, but this time, we'll be doing it sa buong pato. Basically, a confit is a process wherein ini-slow cook natin siya, submerged sa mantika. And pampalasa lang natin dito, napakasimple, as in, na preferably, after mong i-apply doon sa balat at sa loob, let it sit, lagay nyo sa chiller siguro mga at least 6 hours to overnight bago natin siya iprito. Prito siya, yes, but the temperature that we will be using here is low fire. Yun yung parang pinaka key point na wag natin kakalimutan when doing this process. Now, yes, sa una medyo mukhang magastos sa mantika, but sa amin kasi sa industriya, we could always use yung natitirang mantika for another batch of confit, or yun yung ginagamit naming panggisa sa mga gulay, sa mga pangpansit namin. So, definitely, yung infused oil, infused kasi gagamit tayo ng maraming bawang, and yung flavor ng ating duck, sisiksik doon sa pato, eh magkakaroon ng another level ng flavor na may bibigay sa kahit anong putaheng ipipare mo sa kanya. So, normally for this size, it would take 4 to 6 hours. So, ganun po kahinang apoy yung kakailanganin natin para ma-preserve natin or ma-confit natin yung ating whole duck. So, ngayon, medyo mainit or mataas yung temperature ng ating mantika. Pero, kung mapapansin ninyo yung apoy natin, papatay na siya, yun na lang yung i-maintain ko. Para magtuloy-tuloy lang yung slow cook process na ina-achieve natin. At this point, kumbaga nakikita natin na medyo may reaction yung mantika, it only means na nag-evaporate yung ating liquid or yung moisture doon sa ating pinakapato. So that's perfectly fine, kaya mas gusto ko rin siya actually ng mas mataas yung temperature sa unang bagsak. Pero yan na nga, hihinaan na natin yung apoy, i-maintain natin yan, babalikan natin after a few hours. So nung nasa hotel industry pa ako, ito yung madalas naming siguro diskarte doon sa mga leftover breads namin para hindi masayang. Ginagawa namin siyang croutons. So croutons, ideally mas maganda kung sa oven mo to gagawin, but definitely pwedeng-pwede rin sa pan lang. Lalagay lang natin yung ating dry herbs. The dry roast lang natin siya sa ating pan. Ito yung ating thyme. Then some rosemary. Dina-dry roast natin siya para lumabas lang yung mga oils na meron tayo dun sa ating dried herbs. So bali, inaantay lang natin sa prosesong to is yung mga amoy, yung malakas na aroma ng ating herbs. And may makikita kayo dyan na puting usok. So magandang indication yan na ilalagay na natin yung ating olive oil. Basically, what we're doing here is a very quick oil infusion. So, pa-prepare naman natin yung ating mga leftover bread. So, nandito yung kanilang ginagawang tinapay, pandesal. So, kakat lang natin into portions. Itotoss lang natin siya doon sa ating pan. So, more or less, itong proseso na to would take us around 3 minutes. Depende doon sa temperature ng inyong pan. And of course, depende rin sa pagkakatusta na gusto natin. Ready na. So yan, ready na yung ating croutons. So set aside muna natin as we prepare yung iba pang components ng ating side dish. So I have here our apples. Depende kung anong trip ninyong mansanas,
pwedeng gamitin. Tatanggalan ko lang siya ng balat. Para lang mabilis din, we need to acidulate or lalagyan natin ng acid yung ating mansanas. Especially part siya ng ating salad para hindi siya mag-discolor. And on our bowl, lagyan lang natin ng olive oil. Vinegar, so salt, and pepper. So tutunawin lang natin yung ating salt bago natin ilagay yung ating apo. And also, part lang ng ating salad, parboiled or blanched na cauliflower. So tutoss lang natin to. And of course, yung ating pomegranate. So ito, para siyang bayabas, pero iba nga yung bunga. Matamis siya. Tapos, para siyang bignay kasi yung buto niya masyadong malaki pero hindi siya ganun kaasim. Totoss lang natin to with the croutons and pwede na nating i-serve. Ready na rin yung ating duck. Tara mag-serve. So, hindi niya kailangan ng sauce kasi